eso, ella resulta esto, isa pa rin pong magaling na si Rene tinatawagin. So, siya na pong magpapakilala ngayon. Siya pong nag-message sa akin na nandito si Sir Anthony. Okay, tawagin ko na po ang walang iba kundi ang magandang si Ma'am Altaya. Yan, tapos Ma'am Altaya. Nagtawa, nagtawa na mat ako doon. Ayan din yung kakita, ano kung saan dito yung alaga ako. Nagtawa naman ako doon sa inyo, ano, sa introduce mo. Ayan, thank you. Ayan, thank you so much, sir. Yung and then, congratulations, Pastor Greg. Napakagaling mo talaga. Hindi ka lang, hindi lang sa Bible na napakagaling magpaliwanag. Pati sa presentation, napakaliwanag din talaga. So, thank you so much. Ayan. Thank you, Sir Coach Anthony. Thank you, ano, on the spot yun, Cheryl. Yan. So, ako, pakilala mo na ako pala. Hindi ako pinakilala sa inyo. So, ako si Altea, anak din ng mahirap. So, sa ano ko talaga sa buhay ko talaga sa probinsya namin talaga yung parents ko ay napaka mahirap din talaga kasi so pwede ka lang kung magkapatingid walang nakatapos sa amin yung pag-aaral elementary yun pinagmalaki ko na yung pagtapos ko ng elementary nakapag high school ako pero hindi pa rin natapos dahil sa hirap ng buhay dun sa probinsya. So, imagine nyo, 10 years old pa lang ako ay nag-start na ako ng trabaho. Kung alam mo yung trabaho na yung asyenda, yung mga tubo ay dinadamuhan namin yun. Magkano lang isang araw mo, nasa 30 pesos lang para lang makabaon ako na sa school kasi nag-aaral ako ng time na yun. So, para lang magkaroon ako ng baon para sa school. Minsan pa, nag-absent ako ng Friday. So, meron akong 2 days, Friday, Saturday na ang tatrabaho. So, doon ko talaga na-realize na napakahirap talaga ng walang maipamana. So, yun. Ayun na yung napag-isipan ko nung doon ko nag-umpisahan, doon ko nag-umpisa na mag-trabaho hanggang sa lumayo ako, hanggang napunta ng Maynila. So, hindi na napigil yun. Simula nung 10 years old na nag-trabaho ako, simula nung hindi na napigil yun talaga mag-trabaho ako kasi hirap ko ng buhay. So, yung nasa Maynila na ako, hindi pa rin sakat yung yung sundo natin sa Maynila kasi napakaliit lang din. So, yung time na yun, hindi nga ako nakapagpadala ng malaki doon sa magulang ko kasi maliit lang yung service ko nila. So, in short, nag-isipan ko na nag-abroad na. So, ayun nga, nag-isip ako ng abroad, pero pinag-isipan ko na one year ko yung pinag-isipan kasi hindi rin madali na lalayo ka sa family mo. So, pag-isipan ko na talaga, one year, yun na, nakaalis na ako, nandito na. Yun na, nandito na ako. Pagdating naman dito, hindi rin pala talaga napakagandang trabaho dito. Social lang sa pakinggan yung abroad kasi abroad. Pero pagdating dito para sa trabaho, pagdating sa trabaho, hindi pala talaga madali. Nandito lahat trabaho, hindi mo magawa sa Pilipinas, andito magagawa mo lahat. All around mo magagawa dito. So, So, nandito lahat. Kaya, kung alam ko na kung dati ay nakilala ko si Crowd One sa Pilipinas, hindi na ako lalayo. So, doon na lang ako. Pero nakilala ko kasi si Crowd One bago lang, pinipin na ako sa Saudi. So, yun, dito napasok ako dito sa sa Crowd One, napasok ako dito dahil may isang pang kaibigan ko, ang pwede hindi ko siya kilala, sa Facebook lang kami nagkakilala.
So, yan yung pagkakataon din siguro yun. Kasi ako yung, ako mismo yung nag-add sa kanya. Kasi nga, nakikita ko sa, nakikita ko sa mga post na ay magaling siyang kumanta, magaling siyang mag-isa. At mga kinakanta niya ay mga Christian. So, yun yan. Siya, sa upline ko, siya, si Sonia Ray po yan. Shout out sa iyo, Sonia Ray po. Ayun, nagubuhin na ako. So, yung mga 2 months na yung pagkakilala, ano, in-offer na sa akin. May in-offer siya sa akin na, ano, meron ba siyang, ayun, narinig ba ako? Pero may narinig ako. Ako po, narinig ko. Yes, hindi mo. Ako, narinig ko. Okay. Okay, thank you. Ayan, so, pero hindi ko talaga, hindi ko parang tinanggap yung agad kasi first time ko din, wala akong alam sa reporting. So, yung siguro mga 3 days, pero mga 3 days na hindi ko siya pinatagalan. Hindi siya naghihirap na nag-invite sa akin. So, yun, mga 3 days, tinanggap ko yung alak na kasi sabi ko, ano rin ko, naisip ko rin na dagtag income din. So, so, yun yung 3 days, nag-join na ko. So, pero, wala akong pera. Gusto ko yung talaga kasi, pero wala akong pera. Hindi kasi wala akong sweldo. Dahil sa pag-gusto mo yung talaga, gusto ko rin matuto ng mga hindi ko naranasan. So, ang ginawa ko, dumali ako sa mga ko. Alam ko, may nakakahiya naman dumali. Pero, alisin natin yung iyak kasi hindi tayo aahon sa pag-istahiya lang. Ano, so, yun, 6,000 pa yun dati. So, yun, sa awa na Android ay pinakinggan na ko. So, pinabali ako. Ayun, nag-join ako. So, pero mga 1 month, isang buwan, ano rin ako, parang, hindi ko talaga inano, kasi nag-stop ako ng 1 month, dahil nga, nag-start ako, sinabi ko sa kaibigan ko na ganito, ganyan, sumali ako sa ganito, eh, meron nagsabi sa akin na, bakit ka sumali dyan, scam ba yan, makukulong ka, may nakulong na daw dyan, something ganyan. So, napanghinaan ako ng loob yun kasi ang daming nagsabi sa akin yung gano'n. Pero yung upline ko sa Loreto, hindi siya tumitigil sa akin kaka-follow up ng attend ka ng attend. Send siya ng send ng link, araw-araw siya nag-send. Hindi siya nagsasawa sa akin. Sabi ko na sa loob ko, sabi ko, bakit mo ito laging laging nagsisagari mo pa follow up, sabi ko ng gano'n. So, sabi ko lang, sige, attend ako. Pero, umaattend ako, hindi ko siya tinaakos. Sa kung ako hindi, wala pa ng kalahati yung mga labas na ako. Kasi, parang nagbo-boring pa ako, wala akong naiintindihan. So, hindi ko talaga siya tumigil, papapalirap sa akin. So, siguro, nagtapos na yung isang buwan. Ayun, talagang hindi. Sabi ko, seryosohan ko na nga ito. Mas hindi ako tinitigilan nito. Sabi ko, ano kaya meron dito? Sabi ko, ano. So, hindi. So, talagang tinapos ko yung presentation. So, sa unang hindi ko pa talaga ka naiintindihan gano'n. So, after lang ako doon ko na kaka-attend at saka doon ako kumukuha sa mga nagpe-testimony na kumikita lang sila ng ganito. So, parang unang testimony parang hindi ako makapaniwala kasi imposible naman na ganun kumika sila ng ganun kalaki. So, parang hindi ako maniwala na. And then, sa araw-araw na meron mga testimony na nga nag-resulta, doon ako namangha na may nag-testimony na within 3 months ay doon nakabili na ng bahay at saka yung pa-in cash. Sabi ko, oh my God, sabi ko, totoo na nga ito. Sabi ko, ito na nga, totoo na ito. Sabi ko, hindi na pala totoo yung mga sinasabi yung mga nasa labas na hindi ito scam. Kasi andito yung mga sabi ko kung sa isip ko, kung scam ito, bakit ang dami mga kumakatid? At saka bakit wala pa ako narinig sa crowd na nakulong yung gano'n. So, yung nagka-resulta, sabi ko, ito na nga, totoo nga ito, hindi nga yung biro, sabi ko na yun. Ayun na, doon na ako, doon na,
ito. So, yun na, naging tuloy-tuloy na kung umakit, naging seryoso na ako dito. Hindi ko na sinakita yung mga tao sa labas kasi hindi lang sila yung nagka-result. Hindi lang sila yung magpapayaman sa akin, hindi sila yung nagbibigay sa akin ang araw-araw na panggastos ko. So, doon ako nakikita yung sa loob ng Zoom, yung mga testimony, doon ako nag-click sa kanila. So, yan, nag-tuloy-tuloy na ako. Talagang nakaka-excite din kasi ang saya-saya din ang ano, yung nakita mo yung pinaghirapan mo, yung pinagpunyatan mo, nakikita mo. So, yung magkaroon ka ng yung point ko ka na nagka ng video 1, 2, 3, and then coordinator. Ayun, napakasaya. Kasi sabi ko, ito na yun. Sabi ko, ito na yung bigay ng Lord. Sabi ko na ganun. So, hindi naman kalakihan pa yung kita ko, pero malaking bagay na sa akin dahil nakasave na. Nakasave ako. Hindi yung puro resibo, yun na tama. Puro resibo kasi yung mga naiipon ko dito as mga pinapadala ko, so wala ko nasisave. Thanks God, kasi dito may crowd na meron akong nasisave. Kahit pa paano, meron akong pansarili yun. Pero hindi na lang yung pansarili. Talagang may goal din ako. So, kasalamat din ako kay crowd mo dahil andito nga, ito na yung tutulong sa buhay ko. Ito na yung ano, yun na yung sabi ni Pastor Vic kanina na dito nakasala ang aking pamilya dito sa kampanya na to. Kaya yun na tuloy-tuloy ako. So, thank you rin kay Sir Eddie dahil pinakilala niya si crowd sa akin kasi marami pong bagay rin para sa akin talaga si ito, yung kampanya na to. Kasi, meron ako kasi yung nagpa-aral sa sa pamangkin ko, ako yung nagpa-aral sa kanya. Ayan ngayon, na siya, kolehiyo na siya ngayon, pasukan na to. So, ako yung nagpa-aral sa kanya. At saka, ayun din pala na sabi, may anak pala ko isa. Yun din yung goal ko para sa anak ko. Kasi ayaw ko maranasan ng anak ko na yung maranasan ko noon na 10 years old pa lang ako ay nag-spike na ako ng bilad sa araw na para magtrabaho, para lang magkaroon ng baon sa school. So, ito yung ginagawa ko para sa anak ko, para sa family ko na pinaaral ko yun. Kaya, dito rin nagugulong sa program yung attitude. Kasi dating nahiyain ako talaga, as in nahiyain ako. Talagang hindi ako nagsasalita. Dati kapag may webinar, kasi wala pang share na yung mga sharer na kakausapin ka o sharer ka bukas na ganito. Wala pa kasi, hindi pa kasi yan noon. So, nag-dasal talaga ako noon. Sabi ko sa mga hindi ako matawag na mag-share kasi mahilain talaga ako. Sabi ko, ayaw ko talaga magsalita sa loob ng Zoom. Ngayon, talagang sabi ko, nag-dasal ako. Sabi ko, wag naman akong tawag. Yan, ganyan. So, minsan lumalabas ako kapag lumalabas mo kasi talagang ayaw ko magsalita kasi nahiyahin talaga ako. Pero ngayon ay nakagrabe. Kapag ako nakita ka pala dito, ay wala yung hiya mo, di ba? Kaya dito, pero hindi ako na, nung sumagal na, hindi na ako nahihiya, grabe. Ayan, talagang, kasi nakilala ko na kayong lahat, at saka nasanay na ako magdaldal yun. Pero yung daldal ko ay nasa tama naman. Huwag naman tayo magdaldal ng wala, hindi tama. So, ayun, at saka, ayun ba, napahaba na yata ang yung sinabi ko. So, dito naman sa mga guest natin, sa mga starter, sa mga guest, lalo na mga guest, huwag mo patagalan kasi huwag mo kayo mag-alimlangan. Kung rin ang maasa, kaya mo yung mga guest natin or may dayaga o girlfriend, huwag mo mo lang ipaalam sa mga asawa mo. Kasi, siguro yung asawa mo ay hindi nakatakinig ng presentation. Kasi kung sasabihin mo, ay sige, paalam ko na sa asawa ko. Hindi, huwag mo naman lang ipaalam. Kasi hindi sila nakarinig, talagang yung sasabihin sa inyo na ayos kang yan o kung sumabi. So, huwag mo naman lang ipaalam. Kailangan na
marinig din ang asawa niya na yung presentation na yun. So, yun. At saka, wag mo tayo mag-ano at talagang i-pwesto nila yung ano niya, yung account niya, yung ano, nasa, dapat nasa pwesto. Kasi 23 million na tayo, kailangan nasa, naka-pwesto na tayo. So, ayan, sa mga starter, sa mga coordinator na, naman na-stack na lang. Yan, natulad ko, medyo na-stack ako sa coordinator ko. Ano, pero okay lang yun, go lang, tuloy-tuloy lang. Huwag yung tayong kumunto, kasi, ayun, ano ba yung gawin ko? Kasi, pag yun po tayo, talagang wala, di na tayo ano po. So, ito naman kasi, ayan, sa, kung ito naman kahit mabagal tayo, o ba naman mabagal ako, yun po lang yung tuloy-tuloy lang tayo, mararating din natin yung mga narating ng mga grant apply natin. So, ayan. So, okay lang yung tuloy-tuloy lang, kaya huwag tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong ano, kasi, katulad sa mga rejection, hindi lang yan. Mas ako para sa akin, magpasalamat ako na nireject ako ng ano, ng kapatid ko. Kasi unang-una kong invite kapatid ko, mga, yung dalawang kapatid ko nireject ako. So, okay lang yun. Doon ako pamutuhan ng lakas ng loob. Yun. So, sumula na naman, saka, yung sa mga talagang na-stack, huwag kayong mainit sa mga na-stack na naman. Ano, huwag kayong mainit, huwag kayong maghanap ng ano, kung meron mong nag-invite sa inyo ng ibang company, ay ito lang mo sabi, huwag kayong hindi ko naman kayo, pinapakialaman yung buhay mo. Kung para lang sa akin, kung meron mong nag-invite sa inyo ng ibang company, ay huwag kayong ano, huwag kayong agad-agad, kailangan mo pa alam mo yung background ko, ano, kasi ako, nasan ko rin yan dati, kakaan sa Telegram ng account ko, your account is scam, una, patay na, so yun, kaya, be patient lang tayo, huwag tayo magmamadali sa millionaryo, hindi yun yung dapat, ayun, nakadalasan nga ngayon sa mga madalian ang income, madalian ang kita, pero madalian naman ang pagsasara. Kaya dito kay Trabona, talagang kahit na tayo matagal na tayong mag-million, ay at least long term naman ang ating company. So, huwag kayo kasi sa nabalitaan ko, marami nang na-block na account dito sa Trabona. Kaya, ingat-ingat din tayo. So, yun. Kaya, yung time na yun, kasi dati ka, maraming nag-invite sa akin ng ibang company. So, medyo naguluhan ako, medyo nalilito ako. So, tumingin ako ng advice kay Sir Jumel, ayan, ang aming grand apply. Grand apply na namin yan kasi yung pinaka-grand apply namin ay hindi ko na alam kung nasaan siya. Kaya ang kinikilala namin grand apply si Sir Jumel, ayan, yun yung laging nagpapayo sa akin na yung pinapayon niya ako na nang hinahan ako ng loob na kasi nalilito ako. Kasi ang daming company na nag-i-invite sa akin. So, ayan, kaya pasalamat din ako kay Sir Jumel kasi siya yung nagpapalakas loob sa akin para bumalik dito sa Crowd One. So, ayan. Kaya, tuloy-tuloy lang tayo. Napahaba na yung usapan. Napahaba na yung kwento ko. So, ayan. Thank you. Thank you. Gila. Okay lang, mama. Ayan. Next time ulit. Napahaba. Thank you, Mama Taya. Okay. Thank you, Mama Taya.